Wala nang diaper. Pakita mo lang yung ibabaw ng panty. O yan, ganyan lang. So, ang gagawin natin mamaya ay isusurprise natin si Kuya. Pero mamaya, ilalagay ko na yung camera dyan sa taas para hindi siya magtataka kung bakit nandun sa taas yung camera. Tapos pakikuha mo pala yung salamin ko sa taas. Nareklamo ka. Pupunta pala kami ngayon sa SM South Mall kasi manonood kami ng show. Yes, ang ganda na. Good morning, guys! Ang galing ng baby ko. Wala nang diaper. Oops! Huwag mong papakita. Wala nang diaper. Pakita mo lang yung ibabaw ng panty. O yan, ganyan lang. Ang galing! Magpa-practice na tayo, ah. Okay. Ganda ko yun. Alin yun? Ano yun? Ano yun? Ah, yung sulat? Okay, baba mo na yung damit mo. Baba mo, dali. Tapos madami. Magsa-school ka na. Loko na ng baby ko. Hindi na baby. Sabi ko kasi sa kanya, pag nagsa-school na, hindi na magda-diaper. Si kuya niya, nung 3 years old, nagda-diaper pagka natutulog na lang. Tsaka, ayun, sa hapon, pag natutulog sa hapon, tsaka sa gabi. Pero yung pagising siya, hindi siya nagda-diaper. O, dapat ikaw din, no? Okay. Okay. Tsaka pag aalis tayo yun, pwede ka rin mag-diaper, no? Okay. Pag umiiyak ko. Para dun ka iihi sa diaper pag umaalis tayo. Pag hindi na ako nagda-diaper. Huli ka na. Wag, madumi na. Huli ka na. Titignan to. Yams. Sabi ng ibon. Sabi. Lika na. Madali, matamaan ka niya na. Close. Baba na. Ay, chunelas ko. Anong chunelas? Chunelas. Oh, sige, hawak. Meron palang dumating na package kahapon. Nung parang last 2 weeks ko pa yata to in order. Ano siya, yung fake na ano, ano ba tawag dito? AirPods. Kasi, parang hindi naman kasi practical kung, di ba, bibili mo ng original na AirPods yung anak mo. Although, kung may budget siguro ako, syempre iba pa rin yung original, di ba? Syempre hindi natin alam kung gaano siya katagal-tatagal. Pero, ayun nga, hindi ko naman pinopromote na bumili kayo ng fake. Kasi kung may pambili kayo, bili kayo ng original. Eh, ayun nga, parang para sa akin lang kasi. Masaya na yung anak ko kahit ano, imitation lang siya ng AirPods. So, may kasama na rin tong parang silicone case. Ito, may kasama ng silicone case. Tapos, na-charge ko na rin siya. Na-testing ko na rin siya. Okay din. Hindi ko maalala kung magkano itong nabili. Parang 200 something. Pero, kung kasama yung shipping, 362 yata. Di ba murang-mura na? Na-try din ni Daddy kahapon. Okay naman daw. Tapos, may ito, binili ko ng separate na ano, parang accessory niya. Ito para hindi mawawala. Parang lanyard yata yung tawag dyan. Tapos, ito naman, pang kabit dun sa ano, mismong earphones niya. Okay naman. Ayan, may parang magnet siya. Ayan, patay na yan yung ganyan. Naka-off. So, balik natin dito. Na-pair ko na rin siya sa phone ko kahapon. Okay naman. Parang alam ko pagka ganyan umiilaw, nagsacharge yan eh. Yan. Kasi itong pinaka-case niya, di ba parang, para din siyang power bank. Yan, kaya ganyan. So, gagawin natin mamaya ay isusurprise natin si Kuya. Kasi nga, nihiling niya sa akin to nung nakaraan pa. Sabi ko, sige pag okay yung grades mo. Eh, okay naman din nung nakaraang grading. Ngayon lang ako nakahanap talaga ng time para maghanap ng ganito sa Shopee. Okay? So, babalik ko na to. Mamaya, ipaplanuhin ko kung paano ko to isusurprise kay Kuya. Meron na ako naisip eh. Pero, paano natin si set up mamaya? Ayan. Balik na muna natin. Dito ko kaya kayo ilagay sa ibabaw ng ref. Ayan. Para hindi niya masyado makita. Okay. Oo, mamaya. Tapos, uutusan ko siya ng uutusan.
Hanggang sa mainis siya ng mainis. Mas magugulat siya. Oo, tama. Alam ko na. Ayan. Diyan ko kayo ilalagay mamaya. Tapos, dito ko lalagay yung bag. Ay, bag. Dito ko lalagay yung box. Kasi, ito kasi yung dede bag ni Kara. So, dito nakalagay yung, yun, yung bote niya, tas yung dispenser ng gatas. So, lalagay ko muna siya dito. Lalagay ko lang din sa table na may laman. Tapos, sabi ko sa kanya, Kuya, lagay mo na dun sa bag ni Kara yung dede niya. Dali, nagmamadali na si daddy mo. Ganun. Tapos, magugulat siya kasi paglagay niya ng dede, like for sure, hindi titingin yun eh. Magugulat siya kasi hindi gasya yung dede. Pagbukas niya, makikita niya yung box. Diba? So, yun lang. Pero mamaya, ilalagay ko na yung camera dyan sa taas para hindi siya magtataka kung bakit nandun sa taas yung camera. Kasi diba nung nakaraan nga, nagbago yung settings itong camera dahil kay Kara. Magtataka yun eh, ba't nandun sa taas? Mami, bakit nandun sa taas yung camera? Kasi inaabot ng kapatid mo. Oops, nagkakamali kayo. Hindi na dinuguan yan. Pusit ang aming lunch. Pero maitim pa din. Gulat kayo, no? Gulat kayo, no? Char. Kuya, nakagawa ka na ba ng tubig? Tapos pakikuha mo pala yung salamin ko sa taas. Oh, no! Nagre-reklamo ka? Nagre-reklamo? Kita ko, nagre-reklamo. Sali, pakikuha na. Ako, may papapuha ko. Wala na raw magpapakuha. Ayan na! Ayan na, ayan na! Ayan na, ayan na! Ay, mami! Ay, may pictures to? Ano yun? Ito? Wala. Oo, yata. Ano, dali! Wala, alis na yung bago nyo. Kuya, please! Alis mo muna ako, alis ka kayo. Bumawagin ko. Lagay mo na tong dede ni Kara dyan sa bag niya. Lagay mo na. Kaya! Lagay mo na. Saan mo yun? Okay, ibon yung charger ko. Later. On the way na kami ngayon sa aking upload. And yung panahon, parang ayaw yatang makisama sa amin kasi medyo madilim. Madilim na yan. Tsaka kanina, bago rin kami umalis, umuulan. So, sabi ko kay daddy, ano, bilisan na namin. Kasi anong oras na rin kami nakaalis ng bahay, mga past 4 na yata. Or 4, mga 4 PM na rin yata. May batang hindi makatulog, paano dun sa headset. Excited. The next day. Good morning, guys! Parang, hindi pala good morning. Good afternoon na pala. Pupunta pala kami ngayon sa SM South Mall kasi nanonood kami ng show. Ayun. So, yung tickets, ano, binigay lang sa amin ni Mami V kasi nga, ano, nanood na sila nung isang araw. Eh, parang sa school yata nila binigay yung mga tickets. So, sayang, kaya binigay na lang sa amin. Quarter to 1 na, pero 2 o'clock yung aming ticket. Sana umabot kami. Yun lang, bali, mag-aayos muna ako tapos balikan ko kayo mamaya.
Okay, dito tayo sa cinema. Mukhang ayun na, ang dami ng tao doon. So, puro Frozen siguro to. Tara, picture. Ah, later na lang, oh. Doon, oh. May toyo. Ito na, nakapila na kami. Yay! Umabot kami. Buti na lang may ilaw dito. Kaya kita kami. Sama si Mama. Ayan, oh. Mga schoolmates to ni Ate Ay. Na? Ginunog-ginunog naman ako. One Frozen Wasteland later. Ayan, tapos na pala kami manood ng ano, Frozen 2. Okay naman. Be, maganda yung Frozen. Happy ka? Ha? Okay, bilhin tayo po. Sarap. Wala, pares kami ng peg, oh. Red and white. Oh, ganda. Di ba ang ganda, oh, pag red and white, oh. Isa lang ang napansin ko sa Frozen 2. Si Elsa, natulog ng naka-makeup. Hindi nagbura ng makeup. Char. Pero yun, maganda naman siya. Ano, daming bagong kanta. Ano pa ba? Masasabi mo? Marami rin nakakatuwang mga scenes, lalo na dun kay Olaf. Ang bida rin si Olaf. Si Olaf ang bida. No? Diba? Anong oo? Opo. Tingnan nyo si Cooper, oh, hindi nakasya dun sa kulungan. Mababa naman yan, no? Cooper! Cooper! Medyo ano pa siya, parang mailap pa siya sa tao. Pero yung buntot, tingnan nyo, oh. Ay, sira na naman ang low-carb diet. Ano? Low-carb. Ano yun? Ano yun? Walang ganun-ganun. Ah, galing, ha? Nagawa ng paraan yung ano, yung crate, no? Kinalas na lang. Napagod na sila, oh. Nahiga muna. Nakatinakpan to. Saan yung baby? Where's the baby? Where's the baby? Andun, baka mahamugan siya. Wala daw, baka daw mahamugan, eh. Kaya pala may kumot. Kaya pala may bimpo. Kala ko bakit may bimpong ganyan, no? Later that same evening. Yes, ang ganda na. Later. Ayan, may dumating po na package. Char. De, binili ni Daddy yan dito sa kapitbahay lang namin. Ano to, eh? Yung, ayan, oh. 3-tier dish drying rack on wall. Pakita ko na lang dito yung picture sa... Diyan. Lagay ko na lang dyan. Ayan. Open natin. Ito siya. Wait lang, be. Ito siya, ganyan itsura niya, guys. Yan. Tapos, pwede siyang i-wall mount. So, hindi siya nakaharang dun sa aming, ano, dirty kitchen. May narinig kayo maingay, ha, pagpasensyahan nyo na si Kara yun. Sorry, hindi ko na kayo na-update kanina kasi nga, nag-ano lang kami ng bilhin. Ayun nga, nakita nyo, nanood kami ng Frozen kasi binigyan kami ni Mommy V ng tickets from sa school ni Ate Ayi. So, yun, yun yung ginamit natin na tickets. Kasi sayang din naman daw kung hindi daw magagamit. Nakanood na kasi sila nung kahapon, Friday. So, yun, binigyan na lang nila sa amin yung tickets. Kaya, kami nanood nila Mama. So, all in all, maganda naman siya. Nag-enjoy naman to si Kara. Si Olaf daw ang bida. Oh, parang ganun din naman sa one, eh, di ba? Parang bida rin si Olaf. Kasi nga, snowman. So, yun. Maganda siya. May... Kumbaga may backstory siya nung talagang nangyari sa una. So, hoping na may Frozen 3, pero ewan ko kung anong gagawin nilang parang twist dun sa story ng Frozen 3 if ever na magkakaroon. Ayun, baka tomorrow naman, si Mommy V na lang daw ang pumunta. Sabi niya kasi yun na yung last day ng bazaar and egress na rin yun, eh. So, kailangan na nilang mag-ano ng gamit, mag-alis, magbabaklas sila ng gamit. So, probably, mga hanggang gabi siya doon. So,
grab nyo na yung opportunity na puntahan siya. So from, ewan ko lang ha, sabi niya mga 2 PM daw siya hanggang, siguro yun, closing ng bazaar. Magkikita pa naman tayo sa susunod na bazaar, sa may Philinvest, ayan. November 27 hanggang December 1 naman siya. Medyo maikli yung sa may Philinvest. Pero pupunta pa rin si Mommy V doon, and ako, if ever, announce ko na lang din kung pupunta ako. Kaya hindi na pala ako makakapunta bukas kasi exam nila kuya ng Monday hanggang Wednesday. Dahil Thursday ay field trip naman nila. Kaya medyo busy tayo itong week na to. Thursday, field trip naman nila. So, yun, sama kayo sa field trip namin. Sama ko kayo. Good night ulit sa inyo. Maraming salamat sa panonood ng vlog. Sana na-enjoy nyo. See you!